Nabanggit ko na po ang malawakang plano natin para sa katuparan ng ating mga adhikain noong SONA nitong nakaraang Lunes. Iginalulugod ko po ang pagkakataong itong makaharap kayo at tanggapin ang inyong pakikiisa sa nailatag na nating agenda. Mulat po ako sa bigat ng aking pasanin. Ngunit ngayon pong naipahayag na ninyo ang inyong pakikiisa, ganadong ganado po ako. Lalo pat kabilang na rin sa ating hanay ang League of Governors, buo na rin po ang aking tiwala na makikiisa na rin sa atin ang League of Cities, pati na rin ang buong legislatura at sana naman ang hudikatura. Ngayong sama-sama tayo sa pamunuan. At dahil na rin sa panibagong tiwala at kumpiyansa ng mamamayan sa pamahalaan, walang problemang hindi masusolusyonan. Hindi pa rin po nagbabago ang ating batayang prinsipyo mula noong kampanya hanggang sa ngayon. Makauusad lamang tayo bilang bansa kung tatarawin ang interes na nakakarami kaysa ang pansarili. Kung tayong mga nasa liderato ay mananatiling tapat sa sinumpaan nating tungkulin bilang lingkod bayan, at kung mananatiling buo ang loob natin sa pagtahak natin dito sa tuwid na daan. Sa madali pong sabi, kung wala nga akong kurap, walang mahirap. Bilang inyong punong ekutibo, maasahan po ninyo ang patuloy kong pananatili sa tuwid na daan ito. Hindi ko po kayang baliwalain ang tiwalang patuloy na ipinagkakaloob sa akin ng mamamayan. Nananawagan po, ako nakilalanin na rin ang tiwalang kaloob sa inyo sa inyong sari-sariling mga barangay. Sa pagbabantay ng sarili ninyong mga hanay, sinisiguro ko po ay na magbubunga ang mga reformang ipinunla na natin. Kayo po. Bilang mga barangay officials ang nasa harap ng patuloy nating laban. Sa inyo rin po ako umaasa sa malawakang paglalatag ng ating mensahe sa kalakhan ng populasyon. Tutukan ng mga pinunong tayo rin naman ang nagluklok sa pwesto. Humakbang mula pakikialam tungo sa pakikilahok. Dahil ang nakikialam, walang hanggan ang reklamo. Ang nakikilahok, nakikibahagi sa solusyon. Sa ating pagtutulungan, ang mga suliraning kinakaharap ng inyong pamayanan ay matutugunan. Ito ang magiging daan sa pagpapabilis ng ating pambansang pag-unlad. Ngayon pong nagkakaisa na tayo sa ilalim ng isang adhikain, wala tayong hindi makakayang gawin. Kung sama-sama tayong magtatrabaho para sa ikaliliwanag ng bukas, sama-sama rin po tayo sa tagumpay na siyang mamanahin ng mga susunod na eresyon ng Pilipino. Ako naman po ay naging kongresista ng tatlong termino. Kayo po sa barangay ang una kong naging katrabaho para nga magkaroon ng pagbabago doon po sa aming distrito. Kayo po ang nasa unang hanay ng tutugon sa mga suliranin ng sambayanan. Sa tagumpay nyo, doon nakasalalay ang tagumpay ng anumang programang nasyonal. Karapat-dapat lamang po, bigyan kayo ng sapat na kakayahan at sapat na kaalaman para naman kayo ay handa sa pagtahak ng paglulutas ng mga suliranin ng ating pumbansa. Babahagi ko lang po sa inyo ating mga plano. Isa ho sa unang mga report na ibinigay po sa atin at briefing nang tayo'y nag-umpisa manungkulan ay yung tinatawag na disaster risks. Okay. At yan nga po, ipinaghandaan natin, kaya kita naman po nyo nung dumating si Basang, yung gobyerno po ay hindi humahabol, nakahanda na. Maliban lang ho sa pag-asa. Pero pati pag-asa ho, bibigyan na ro tayo ng pag-asa talaga. Ngayon po, isa ho sa malagim na estatistika ibinahagi sa atin. Noong umpisa po ang sabi ng ating NDCC,
44 na probinsya raw po, sa 8 probinsya natin, ay mataas ang risko sa tinatawag na flooding at saka landslides. Ibinago po nila yung statistika, ang pinakahuli pong balita ay 6 na po at 6 na ang nasa high risk. Ibig sabihin po niyan, may mga lugar dito na mataas ang panganib sa sakuna pag may dumating na malakas na ulan tulad ni Undoy o ni Pepeng. Natural po, kayo pong mga nasa barangay ang nasa unang hanay na una makakaalam ng mga at-risk na communities na to. Pangalawa po, kayo po inaasahan ng sambayanan na siyang unang tutugon o first responders pag may problema po. Kami po sa national government, natural, manggagaling kung saan nakapaghandang nag-impok para matuguran yung pangangailangan ng po sa barangay. Kung ang problema sa dengue, ganun rin, no? Sino ba talaga magpapatupad ng ating anti-dengue programs? Kayo rin po. Pag meron po tayo sa livelihood, kayo rin ang inaasahan ng gobyerno unang makikipag-ugnayan, makikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng ating pong pamahalaan para nga mapaganda ang kabuhayan ng ating sinasakupan. Marami po ang nakapasan sa inyong mga balikat. Natural lang, tama naman pong bigyan nga kayo ng sapat na kakayahan, sapat na kaalaman, para hindi naman ho kayo ibinilanda lang sa araw na matindi. Sa harapan po nyo, pangako ko ay ganito. Ako po ang Pangulo. Kayo po ang mga opisalis ng ating barangay. Kayo at ako, araw-araw hinaharap maraming problema. Yung hindi nyo kaya, ipasa nyo sa akin, dapat kayanin ko. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. We are very